Naging susi sa pagkakadakip sa suspect sa pagpatay sa limang magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan, ang natanggap na text message ng isang taga-barangay mula sa isang saksi. May CCTV footage ding nakuha ang GMA News kung saan makikita ang suspect na tila balisa ilang oras bago niya isagawa ang krimen. Live mula sa San Jose del Monte sa Bulacan, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Rabi, patuloy ang pagbuhos ng suporta at pakikiramay ng mga kaibigan at kaanak at mga kapitbahay mismo ng pamilya Carlos dito sa unang araw ng burol. At bukod dyan ay nadadagdagan na rin ang ilang persons of interest at pati na rin ang ilang concerned citizen na malaki ang naging papel para ma-resolve agad ang kaso. Ang nakabibinging katahimikang bumabalot sa buong subdivision kagabi. Napalitan ng nakapangingilabot na palahaw ng isa-isang dinala ang mga kabaong ng isang taong gulang na si Dexter Jr., 6 na taong gulang na si Ella at 8 taong gulang na si Donnie. Huling inayos ang kabaong ng kanilang inang si Estrella at lolang si Auring Dizon na tinadtad ng saksak at pinagsamantalahan pa umano. Ang nanay ni Dexter kinausap pa ang namayapang manugang na si Estrella. Hindi naman kita lang mayakap. Ang padre di pamilya pilit nagpapakatatag. Hindi siya makapaniwala na mag-isa lang ang naarestong suspect. Ang kapitbahay niyang si Carmelino Ibanez alias Miling. Ewan ko kung ano yung modus niya eh. Na pinangako sa kanya at ganun na lang ang ginagawa niyang pagtatakip sa pamilya. Hindi ako maniwala. Kahit sana kung gulo tignan kung kasama nilang tatlo yan na gumamit ng guwan, sama-sama yan. Ang text message na ito na natanggap ng XO ng katabing barangay KPN ang naging susi sa pag-aresto sa suspect. Nakadetalye sa text na nakita niya raw si Miling na may dugo sa katawan habang naliligo. Nang puntahan ng lugar, nakumpirmang may massacre ngang nangyari. Napansin ang saksi na maraming kapitbahay ang nakiusyoso. Pero si Miling, nagkulong daw sa abandonadong bahay paghapon. Dahil sa takot, idinitalye niyang nakita raw niya sina Miling at kinilalang si Ingo na patakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Yung pong tao na pumasok po galing sa bahay, katabing bahay lang po yung tinakbuhan. Naka-short siya, tapos puro dugo, may hawak siyang kutsilong ganyang kahaba na kulay dilaw yung hawakan. Binabasa ko ngayon sa internet. Nung binasa niya, okay yan, para tutungusan yan. At iparoon mo nga sa akin, pinuward ko. Nung hapong din yun, nung Martes, eksklusibong nakuna ng GMA News ang tensyong nangyari nang imbitahan ng mga otoridad si Miling at ang kasamang si Ronald Pasinos alias Ingo. Pinalaya sila noon kahit pa may mga mantsa ng dugo na nakita sa iba't ibang parte ng kanilang tinulugang bahay. Wala pa raw matibay na ebidensyang hawak ang mga otoridad. Kagabi, kinumpirma ng kaanak ni Miling ang laman ng text message. Sila rin daw. Nakitang naliligo si Miling sa labas ng kanilang bahay noong madaling araw ng Martes. Pero te, kanina nakita mo siya na naligo? Oo. Anong oras? Ano, alas 4. Basta pa umaga na yun. Oh, pag... Tinanong ko siya, sabi ko, sino yan? Oo. So sumagot siya, si Miling daw. Ay, maliligo, nainitan daw siya. Sa nakuwang CCTV footage ng GMA News, makikitang pumunta pa ang suspect na si Ibanez sa isang tindahan noong gabing bago mangyari ang karumal-dumal na massacre sa pamilya ni Dexter Carlos. Makikita sa CCTV na pumasok ang suspect sa loob ng isang convenience store at nagtanong pa sa counter. Naka-striped shirt si alias Miling at nakasuot ng shorts na may kulay dilaw. Kapansin-pansing balisa ang suspect, malikot ang ulo at lingon ng lingon habang may itinuturo sa likod. Kinumpirma ng isang empleyado sa tindahan na tumangging magpakilala na galing nga raw roon si Miling. Habang yung itinuturo nito sa video ay ang ilang kalalakihan na nagiinuman din daw. Sa panayam ng GMA News kagabi sa kaanak ni Miling, kinumpirma nila ang mismong shorts sa suot ng suspect sa CCTV footage. Ang nakita nilang suot nito ng maligo bandang alas 4 ng madaling araw nitong Martes. Nilabhan pang-araw niya ito. Hawak na ng soko ang mga gamit na ito ni Miling. Sa 7 kabuuang bilang ng mga lalaking inimbitahan ng pulisya, isa rito ang suspect, 6 ang persons of interest. Thanks.
Rafi, dagdag ko na rin, oh, malaki ang naging tulong ng Community Service Unit o CSU mula sa Office of the Mayor, no? Magdamaga na nandito sila mula day one at ilan din sila sa mga nakita natin na kumbaga kumausap dun sa mga persons of interest at kabilang dyan yung unang dalawang inimbitahan, si Naingo at itong ang si Miling at hanggang sa umamin na nga. Pero hanggang sa mga oras na ito ay patuloy ang sinasagawa nilang manhunt operation, ano, dahil meron pa umanong natitira pa dahil nga medyo sketchy pa raw yung confession ni Miling. At posibleng meron pa raw siyang itinatago. At ayon sa ating source na nakausap ko, ay posibleng takot nga daw itong si Miling na banggitin kung sino man yung sinasabi na kasama pa niya. Mga dalawa o tatlong katao pa yan na hinihintay. At ayon naman sa ating source na kumbaga nag-iikot-ikot dito sa subdivision at sa katabing mga lugar, ay meron daw mga ilang katao na persons of interest din na pwedeng imbitahan, pero hindi pa nila naiispatan, yung iba raw hindi pa naglalabasan sa kanilang bahay. Rafi? Cesar, bagamat umaming nagdodroga, ay sumailalim pa ba sa drug test itong suspect? Ang alam ko dyan, Rafi, is SOP naman yan, ano, kapag ang isang suspect ay dinala na. Although, nung una kasi, ano pa lang siya, person of interest. At in fact, Rafi, tatlong beses siyang dinala sa presinto. At yung pangatlong pag-imbita sa kanya, dun pa lang siya talaga umamin. At sinabi naman, ano, ng mga otoridad na isinasailalim naman sa drug test itong mga umaaming suspect at ang mga nahuhuling mga suspect. Hindi pa nga natin alam kung ano yung naging resulta na yan dahil hindi pa binibigay ng mga police kung ano ang naging resulta kung sakaling meron man, no, na isinagawang drug test para kay Miling. May isa pa, no, si Ingo naman, ang sinasabi ng mga otoridad nang nakausap ko, mga dalawang beses na rin siyang naimbitahan. Nung una ay pinalaya, nirelease at inimbitahan ulit. At parang ang huling dinig ko, ang sinasabi, well, ang kwento-kwento ng mga kamag-anak dito ay umalis daw papuntang Pampanga. Although hindi pa naman tinutukoy ng pulisya, no, na itong si Ingo ay talagang main suspect na rin dahil nga tinuro na rin siya ni Miling. So patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng otoridad. Pero Rafi, ang isang hiling ng mga residente rito, alam mo, napapansin ko lang pag pumapasok tayo, ang ilaw lang halos na nakikita natin ay yung mga ilaw sa mga bahay-bahay. Parang wala mga ilaw sa mga poste. Hindi lang dito sa loob ng subdivision, ano, pati doon sa mga labas. So ang hiling nila sana ay palagyan ng mga ilaw, ng mga poste na medyo magliwanag man lang. Dahil sa totoo lang, pagkagat ng dilem, eh para ka na rin nasa dilema at mahirap na rin gumalaw. At kasunod na yan, siyempre, kung magkakaroon ng mga kriminalidad na nangyayari. Rafi? Well, sana nga, Cesar, ma-actionan yan. Ano? Pero yung mga persons of interest na nabanggit mo, usually kasi pag iniimbitahan yan sa pulis, pulis siya at pinapakawalan, monitor yung mga yan at sinasabi ang huwag lumayo dun sa scene of the investigation. Na ganito ba yung naging instruction dun sa mga inimbitahang persons of interest at eventually pinakawalan? At paano yung monitoring nila dito sa mga ito, Cesar? Rafi, yung huling tanong ko nga doon sa kausap ko na hepe ng pulisya, no? Yung tungkol kay Ingo. Dahil medyo yung mga balita, wala daw. Pero sinasabi naman, nasa pulisya, hawak ng pulisya. Pero wala pa tayong kompirmasyon mula sa authorities kung si Ingo nga ay nasa kanila pa. Pero tinanong natin yung ilang mga nakakilala sa kanya rito at ilang nagpapakilalang kaanak, wala naman daw dito. Yun ang medyo, siguro maghihintay na lang tayo kung ano sasabihin ng PNP dahil yung ibang mga detalye talagang hindi nila ibinibigay dahil, dahil sabi nga nila baka hindi makatulong sa kaso kung lahat ay ida-divulge nila na, yung lahat ng impormasyon na nakukuha nila. So sa ngayon, monitoring nila yung lahat ng persons of interest, hindi pa rin isasantabi ang mga yan. Dahil sketchy pa rin yung confession ni Miling, medyo pabago-bago ang nararamdaman nila. Eto yung ngayon, biglang bukas, iba na naman, parang pabago-bago. Dagdag ko na rin na nakausap ko rin yung ilang residente rito, no? At yung kaanak na medyo may pagkabugnutin nga si Miling. At
Well, inaano nila na medyo may ano sa isip. Although, pag kinausap mo naman, diretso naman siya sumagot. So siguro, ang pinakaano rin, yun, bugnutin siya. Siguro, sabi nga ng mga tao, tama nga daw yun ang droga na tinitake niya. At aminado naman ang suspect dyan. At siguro, Cesar, no, sa sino mga nakakaalam pa ng anumang impormasyon patungkol sa kasong ito, ay lumapit na sa pulis at magbigay ng kanilang nalalaman para nga ma-resolve na itong kasong ito. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.